Ang ganito, nakakatakot, no? Oh, ang hirap-hirap niyan, eh. Hirap yan. Lalo pat madulas yung ganitong flooring okay. Kasi hindi naman, usually nagte-training sila sa cemento. Kalsada, cemento, di ba? So extra challenge na mag-perform sa ganito, no? Sobra po, sobra. Pero nakapag-practice ka naman dito? Yes po, kaso medyo dumudulas po talaga. Madulas talaga. Maliting space, eh. Mahirap bumuelo. Oo, oo. Actually, sa Itbulaga, ang luwag dapat dun tayo muna. Doon lang, sa part lang na nakisuyo, mababait ang mga taga doon. Pwede mo makisuyo, may magpa-perform lang. Tapos balik tayo ulit dito sa ako, tayo sa number 2. Diba? Pwede ba yun? Ang galing! Ilang years mo nang ginagawa yan? Kinarir ko po nung 2005, pero nag-start po ako 2000. Matagal na rin. Kaya, ano yan, parang bawal kang mapuyat dyan. Dapat. Yes po. Actually, kailangan po lagi nag-training araw-araw. Kasi po pag hindi nag-training, yung muscles po na nagiging tight, so mahirap po. Dapat malakas ang tuhod mo, malakas ang binti mo. Yes. Diba? Itong lower extremities mo, dapat healthy talaga, no? Kaya mo ba yan, guys? Ay, hindi ko kaya. Yung umupo nga lang, no? BMX. At saka, actually, yung mga ganyang bike ang gusto ko. BMX yan. Yung BMX, kasi masarap sa puwet. Yeah. Yung mga bike kayo na uso, yung kay Ion, ang sakit. Tapos nagre-require ng suot na may foam sa ano. Kasi yung si Ion, pag nagbabike, di ba yung damit niya may pa-foam? Pag walang ganun, ang sakit-sakit sa puwet. Pang-athlete, mahaba yung biyahe. Pang-athlete talaga kasi yung ginagamit nila eh. At saka medyo mataas yun eh, kumpara sa BMX. Pang sports talaga kasi. Bakit mo napag-tripan yan? Kakaiba po siya sa ibang sports eh. So pag nakita po natin is parang hindi siya masyadong ginagawa ng karamihan. So, pag ginagawa ko po, parang unique po ako sa ibang tao. Nakakapogi yan pag nagaganyan ka? Siyempre po. Oh, magganyan ka, Jung. Bakit? Hindi kasi ang dami mo ng talent. Nagaganyan ako dati. Gumagawa kaming kahoy na rampahan na gano'n. Oh. Nasubsub ka, no? Oo nga eh. Kita ko yung sugat eh. Saan? Laki. Brad Pitt, gawin mo yan. May sidecar. Pwede po, pwede. Tapos yung sidecar ang pinapaikot mo dito. Ang laki-laki. Tingnan mo lang kung may makakere nun. Pinapajikot mo yung sidecar. Hindi pwede ano si Vice dun sa BMX. Bakit? Dakit? Eh kasi nga pag ganun yung paa niya, bayo. So hindi yun kakapit dun sa tapangan. Talaga. Sa pedal? Yeah, sa pedal. Cute mo pa kurot. Cute mo. Sinuot ko dati yung ano, yung sapatos ni Ayo na pang bisikleta. Umaano pala talaga yun, yung sumasaksak dun sa pedal. Hindi niya alam, sinuot ko, tapos nag-shoot ako. Ninervous ako, hindi ko siya matanggal. Ang tagal na namin, hindi ko matanggal. Yung pala, ginaganon pala naman. Pabigla. Cleats ang tawag. Nag-uusap kami, Kim. Ano ka? Absent ka, darating ka rito, bigla kang chichika sa amin ng ganyan. Charot. Ano tawag dun, Kim? Cleats? Yes. Yeah. Oy, kaya pala. Nako, ayun, ang dami mong biniling ganyan, ha? Visit ka sa kumanda ka mag-explain kasi bakit ang dami mong biniling cleats? Eh kasi yun, mahilig siya mag-bike. Bike nga eh, siyempre. Ano yun? Reserva yun. Bakit kailangan mo na reserva ang cleats? Kasi mabilis din masira yun pag lagi ka nagbabike. Yun. Oh, mabilis masira yung cleats pag gamit na gamit, no? Oh. Eh, dapat talaga. Reserva. Galing. Congratulations, ang ganda ng pinakita mong talent. Maraming salamat. Renz Viajes. The greatest show presa sa balat ng telebisyon. Ito ang Versus!